Okay, so ayun nata ito at meron na naman tayo mga bossing na meron ako i-share sa inyo panibago regarding tungkol dito sa Smash 115. So itong issue na to, medyo marami makaka-relate dito, ano? So ang issue niya ay mahinang preno. Okay. So drum brake, harap at likod. So ang problema ni bossing dito ay mahina ang kanyang preno. So nung unang nagpagawa ito sa atin dito sa shop, mga bossing, ay maintenance then palit ng brake shoe. Dahil sabi niya ay mahina nga daw yung preno. Okay, so yung ginawa natin nung una ay pinalitan lang natin ng brake shoe, nilinis. Pero etong pangalawa niyang balik ng maintenance ulit ay sinabi na niyang parang hindi pa rin daw siya satisfied dun sa lakas ng preno nung una. So medyo umuusos pa rin daw at medyo maingay. Okay, so ang gagawin natin dito mga bossing, yung ating huling option dito, syempre yung pagpapahaba ng ating brake lever. So isa pa rin naging problema dito is yung kanyang brake lever ay hindi na pre-play at medyo may konting ganit sa pag-ikot, kung kaya medyo nahihirapan din si bossing siguro ang pag-preno. Okay, so ang ginawa natin dito, ayan, at nililinis si Pare Michael yung kanya, yung pinakalagayan mismo, yung pinaka-shop na lagayan ng brake lever. At eto, nilinis na rin natin yung brake shoe na pinalit natin dati. At eto mga bossing, eto na yung ating huling paraan para mapalakas yung preno. Okay, so kung mapapansin nyo, yung brake shoe, yung brake lever ng ating Smash 115 ay napakaliit. Compare natin dito sa ating ipapalit na pang TMX 155. Okay, so tingnan nyo mga bossing yung diferensya nya, napakalaki ng diferensya. So ito yung ginamit natin brake arm lever ng TMX 155. So paghaba kasi ng brake lever, so paglakas ng potential ng ating mga preno. Okay, so yung sa una hindi na natin pinalitan yan, so ito na lang yung sa huli kasi medyo delikado na kung halimbawang mas mapapalakas pa natin ng husto yung una kasi baka mamaya kumapit na. So dito sa huli, so kontrolado naman yung pressure dito sa huli. Okay, so ang magiging ano lang natin dito is kung paano natin na masusukat ng tama yung pinaka galaw ng ating pinaka brake arm. Tama dun sa pinaka sukat ng dating brake arm. Kasi humaba na yung ating brake arm, so mag-iiba na yung play niyan. Mag-iiba yung ikot niyan kasi humaba nga yung ating brake arm. Possible baka pagka kinabit natin doon sa sukat ng dating brake lever ay kapusin naman yung ating pinaka-adjustan ng preno. Kung kaya dito magkakaroon tayo ng try and error muna tayo mga bossing para makuha natin yung pinakatamang angle na kanyang brake lever. Okay, so sa pagkakabit mga bossing, huwag kayong magtataka kung medyo maganip, medyo masikip talaga yan kasi nga ipit pa at hindi pa masyadong hakab yung ating brake lever. Kung kaya lagyan nyo lang ng langis then puk lang, papasok din nya mga bossing kasi sakto naman yan dyan. So pagka naman na papasok nyo na yan, so madali na siyang matanggal kasi medyo bumuka na yung ating pinaka adjustan ng ating brake lever. Okay, so dito try and error pa rin kasi kailangan nating hanapin yung pinakatamang angle ng adjustan ng ating mismong preno. Okay, kapag nakuha naman natin na yung pinakatamang angle, so okay na yun. Lalagyan na lang natin ang tornilyo. At saka yung tornilyo na gagamitin natin dito mga bossing, yung pa rin dati, yung standard niya pa rin. So ang mangyayari lang dito is talagang palit brake lever lang talaga. So plug and play lang ang mangyayari dito at wala na kayong ibang papalitan. Okay, so kailangan nyo lang talagang mapalampas doon sa may pinaka gatla. Ayan, kung makikita natin yung pinakagitna, meron yung pinakamismong daanan ng ating tornilyo. So yung tornilyo, kung mapapansin nyo, hindi agad siya papasok ng ganun kaluwag gaya nung sa standard natin kasi medyo maliit yung lagayan ng tornilyo na sa TMX 155. Kung kaya ang gagawin na lang natin dyan ay iikot-ikot lang natin at medyo pukpukin lang ng konti.
So, huwag niyong bibiglayin. Huwag niyong pupukuha ng diretso kasi possible na baka mawala ng thread yung ating pinaka-tornilyo. So, ang mangyayari dyan ay parang lalagyan natin ng thread yung pinaka lampasan ng ating pinaka-brake lever. So, dahan-dahan lang at hindi may iwasan dito na medyo magkaroon tayo ng pagpupukpok, pero dahan-dahan pa rin. Okay? So, hindi natin siya kailangan pwersahin ng diretso agad natin maipasok. Kasi yun nga, mawawala yung thread. So, hindi nyo na may lalagay yung pinaka-nut. Okay? So, kung mapapansin nyo, ayun, at lumampas na yung pinaka-dulo ng ating tornilyo. Then, mas madali na nating maiikot yung tornilyo natin. At may higpitan na natin ng ayos yung brake lever para maiwasan natin ng umikot. So, kahit naman na hindi siya lagyan ng tornilyo, pero delikado pa rin yun. Mas importante talaga may tornilyo. Although, mahigpit yung pagkakalagay ng ating brake lever, so, napaka-importante na lagyan pa rin ng tornilyo at pit na para pit na pit. Okay? So, ayan yung kamada. Kung makikita nyo, konti lang ang clearance nung ating preno. Medyo tumaas na rin yung kagat ng preno natin. So, dito naman tayo sa paghihigpit. Kung mapapansin nyo, pagka hindi pa nahihigpitan, ayan. So, naikamada na natin yung adjust ng kanyang preno. Yung pinakaihikot ng gulong niya, hindi ganun kay smooth. So, kung mapapansin nyo kanina, para siyang medyo may ganit. So, sa mga nag-a-adjust ng gulong, ito, ma-experience yung mga ganito pagkakataon. So, kapag ka mag-a-adjust kayo o ng maghihigpit ng axle bolt, napaka-importante mga bossing, kung may katulong kayo, payapakan nyo yung preno or gayahin nyo yung ginagawa ko. Kung mapansin nyo, ayan, mahigpitan natin yung ating axle bolt, pre-play na pre-play yung ikot ng ating gulong. So, walang sumasabit. Okay? So, ayan, yung pinaka itsura ngayon ng ating brake lever. Okay? So, pinatesting na natin ito doon sa mismo mayari at tingnan natin kung ano kanyang feedback. Okay? Ano? Lumakas! Hindi ka na kayo magpreprano ng harap. Okay, so, yun lang mga bossing. At salamat sa inyong panonood. Nawa po ay makatulong sa inyo ang video ito para sa mga naka-smash 115 dyan. Okay? So, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Till next video natin mga bossing. God bless po sa atin lahat. Okay.